Jennylyn's biggest breakthrough as a respected actress came when she took on the role of Tere for the romantic comedy English Only Please. Hoy babaeng sinungaling, walang hiya kang malandikang haliparot ka. Hindi mo alam kung paano gumanti ang puso mo sakta ng ganito. Yung character ko dito, bubbly talaga. Maingay, madaldal, magalaw-gaw, maharot, ganyan. So, ano siya, magaslaw siyang babae. Medyo hindi siya mahirap para sa akin kasi hindi naman ako magaslaw sa totoong buhay. Pero, maano siya eh, makulit. Kasi makulit naman ako talaga sa totoong buhay. So, hindi ako masyadong nahirapan. It was a role that was perfect for the bubbly, uninhibited Jennylyn. Magaan siya ka-work. Magaling mag-improvise. Siya kasi nababad siya sa drama. Ang laki ng talon. Oo na! Ako na! Ako na! Ako na! Mag-isa! Naalala ko pala, yung screen test namin ni Derek noon, hindi ko alam na nagro-roll yung camera. Kasi pagkatapos namin patayuin, pinaupo kami. Kanya-kanyang gawa muna kayo. Kasi hindi ko alam na niro-roll pala ni Derek Dan yung camera. Tapos nangungulit lang ako. Paikot-ikot ako, kinukulit ko yung mga staff, yung crew, kinukulit ko yung mga tao doon sa set. Tapos biglang maya-maya pinatawag niya ako, halika dito, halika dito. Ayan na, yan yung Tere na hinahanap ko sa'yo. Yan yung character. English Only Please was the turning point of Jennylyn's career. The rom-com with good reviews was a surprise hit at the MMFF and bagged Jennylyn her first MMFF Best Actress Award. Hindi ko in-expect talaga na mananalo kasi kami lang yung committee. Andun yung mga mabibigatin talaga na mga entries yearly na hindi nawawala. So parang sa amin, parang okay lang. Basta tuwa na kami sa mga nakikita lang namin sa Twitter na, ah, saya ng English Only, gano'n. Happy na kami na gano'n, na lumalabas yung mga tao sa sinihan ng masaya, tas positive yung reaction nila doon sa pelikula. Okay na kami doon. So hindi na kami nag-expect. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.